Father Paul, Father. Siguruduhin natin may bantay dito, dito, at saka dito. Okay, Father. Father Chris, pakicheck lahat ng pinto kung matitibay pa rin. Sakaling umatake na naman ng taong bayan, baka bumigay yun. Okay, Father. Mga fathers, malaking problema itong kinakaharap natin. Yung umatake kay Father Anthony, hindi natin alam kung kailan babalik. Ang taong bayan, pinagkakaguluhan na naman si Santino. Kailangan natin siguraduhin ang proteksyon nila at ng monasteryo. Amen? Amen. So let's move. Body system tayo. At bawat team may 4-hour shift. At ang importante sa lahat, meron tayo nito. Para in case na may problema. Understood? Yes, yes Father. Okay, proceed. Oh, Father, ano po nangyayari? Mga kapatid, ano na naman ito? Father, lahat po ng mga magsasaka nandito. Galing po kami ng Sitio Malusak, Hulo, Tatala at Talim. Nabalitaan po namin ang nangyari. Nagkaroon daw po ng isang himala at binuhay daw po kayo ni Santino. Marahil nga may isang himalang nangyari. Pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi si Santino ang may gawa noon, kundi si Bro. Sige na mga kapatid, umuwi na kayo. Father, hindi kami nagpunta dito para manggulo. Gusto lang po sana namin magpatulong sa inyo ni Santino pagdasal. Father, hirap na kami. Wala nang pakinabang ang mga lupa namin. Kailangan namin ngayon ng ulan. Handa ko kami magantay. Hindi ko kami alis dito hanggang di umulan. Ano, may bago ba kayong scoop? Naku, ang dami sumugod na magsasaka sa monasteryo. Humihingi ng himala kay Santino. Sweetheart, kila, i-cover natin yan. Come on, let's do it, let's do it. I-cover mo. Ayoko. Ayoko sa kasi lumayas kayo. Kaya wala naman palang kwenta magdala ng balita dito eh. Doon na nga lang tayo sa palengke. Tama. Nag-aksaya lang tayo dito ng salivary. Wala naman palang kwenta yung mga tao dito. No? Tayo na nga. Tayo na. Mga kapatid, hindi ganun kasimple ang inihiling ninyo. Mother, mga simpleng tao lang kami. Ulan lang po ang inihiling namin. Dahil yun lang ang kailangan namin. Father, hindi naman po siguro masama magdasal, di ba? Sige. Kung naparito kayo para magdasal, pumasok kayo sa loob ng simbahan. Sasamahan namin kayo. Maraming salamat, Father. Halika na, halika na. Maraming mga kasama. Kilala kong asawa ko, Mama. Kapag alam niya na tama siya, hindi na magbabago isip nun. Opo, Lola. Ang galing talaga po ni Tatay. Magiging mayor na siya. Kaya lang, paano matatalo ni Tatay si Daddy? Eh, hindi ko nga rin alam, Stella eh. Alam niyo, ngayon ko lang talaga nakakasama itong si Mario. Pero kung tama ang pagkakakilala ko sa kanya, kahit alam niyang matatalo siya, lalaban pa rin siya. Dahil yun ang alam niyang tama. Oo nga, ate. Dapat pabaksakin si Daddy. Hiko, don't say that. Daddy mo yon. Oo nga, saan mo ba nakukuha yan? Zelda, kung papayag si Mario, susuportahan ko siya. Dahil naniniwala ako sa pinaglalaban niya. Salamat. Ano ba talaga yun, Mario? Kalabanan mo siya bilang mayor? Mario, ano ba talaga ang balak mo sa darating na eleksyon?
paano patatakbuhin ang kampanya mo, ang logistics mo? Saan ka kukuha ng pera pambayad sa mga tao, sa mga campaign materials? Naku, ang daming problema niyan, Mario. Sigurado ka na ba dyan? Hindi ko po alam, Hepe. Bahala na. Pero may awa po si bro. Pero alam mo, Mario, dahil pala dyan sa tapang na pinakikita mo, you already have my vote. Pero huwag kang mahingi kay Mayor. Ating-ating na to. Sir, may mga magsasakang sumugod sa ministeryo. Anong gulo yun? Mayor, delikadong magagulo sa monasteryo, Mayor. O nga pala, no? Kailangan ka magpadala ng tao doon. Sige, padala mo si Mario. Eh, Mayor, on the way na sila ni Dante. Very good. Sabi mo kay Mario kung kinakailangan, eh, gumamit siya ng dahas. Dahas? Bakit, Mayor? Bakit hindi? Kapag nagkagulo na at nabasos na ang monasteryo, kung kailangan may masaktan para ang proteksyon ng monasteryo, gawin. Para po ba masira si Mario sa mga tao, Mayor? Hepe, mukhang dumadami na ang mga tanong mo, ha? O yan, para maliwanagan ka. Thank you, Mayor. Maliwanag po. Pag-agraw sa pag-agraw sa Isu Masiro, huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ng panayunan sa Isus. Santa Maria, Ina sa Isu Masiro, huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ng panayunan sa Isus. Akala namin, Santino, may problema dito eh. Wala po. Nagpapatulong lang po sila para magdasal. Para po sa ulan. Mario, false alarm naman pala lakad natin dito eh. Wala naman tayo maitutulong dito eh. Hindi, Dante. May maitutulong tayo. May bukas pa sa iyong buhay. Mario na yun. Lalaba na ka pa niya sa eleksyon? Siraulo talaga yun eh. Kalaan niya kaya niya akong talunin. Ngayon pa lang sira na siya. Bakit? Nagkakagulo ngayon sa monasteryo. Pinapunta ko siya doon para disperse yung mga magsasakang gustong magkaroon ng himala galing kay Santino. Pero sabi ko siya, instruction ko sa kanya, gumamit ang dahas. Sigurado kong magagalit ang mga magsasaka sa kanya. Ang galing-galing mo talaga, babe. I love you! Alam mo nga, Padre Rosello, kanina akala natin magkakagulo. Pero ngayon, nakita mo, andito halos lahat ng buong bayan para magdasal. Sabi nga ni Father Anthony, panahon niya yun ang himala. Jose, kasi anak mo. Bro, ang dami pong dumadating para magdasal para sa ulan. Nahihirapan na po sila. Pagbigyan niyo na po sila, bro. Bro, sana po magkaroon na ng ulan. Santino,
Sa panahon ng gulo at kalituhan, doon napakadaling maligaw ng mga tao. Doon sila napakadaling lumimot. Ganun pa man, sa kanilang pagbalik sa tamang landas, naghihintay pa rin ang aking ama para tulungan sila.